Magandang hapon mga kaibigan. Bali meron tayong repair na 45 inches, 45 sharp. Yun yung kanyang power supply at yung main board na bali. Dito tayo focus sa kanyang power supply dahil wala siyang standby light. Pinaka power supply ng sira. Sir, kasi pumutok yung ano niya eh. Pumutok yung fuse niya eh. May problema. Kahit palitan natin ng fuse, yung pumutok pa rin kasi mayroon pa siyang problema rin. Pansin ko nga yan kasi pag low, ginamit namin yun. Ilang araw, doon lang ayaw sumindi. Mas dalawang linggo, magbubukas ulit. Oo. Test rin natin yung kanyang tayo ka lang. Ayan. Test rin natin yung kanyang fuse. Oh, open. Open yung kanyang fuse. Ito yung problema niya. Ito yung problema niya. Nakita ni tester. Diyan mga kaibigan, nag-try akong i-repair tong power supply no. Meron leak. Palit ako ng ibang ano, MOSFET transistor. Problema niya. Konti lang yung diferensya no, dahil doon sa nabili kong power supply saka itong sira, yung secondary niya 12 volts dapat yung masusukat natin, kaya lang yung doon sa original na power supply nito yung nirepair ko siya 13 volts. Nung tinesting na namin siya, gumana siya. Kaya lang, nung inon namin uli, ayaw na mag-on. So, ibig sabihin, mayroong problema talaga yung power supply, no? Kahit meron siyang, kahit meron tayong masukat na, ano, voltahe. Kaya nag-decide na lang ako na palitan na lang siya ng power supply. Ang pagkaka-analyze ko, sir, ano ah, hindi parehas yung transistor, kaya may abnormal din sa supply niya, no? So dyan, di ba yung naikabit kong MOSFET transistor? Eto na mga kaibigan. So, nangyari dito sa TV na to, no? Sira yung main board. Sirado yung power supply. So, mapapansin nyo. Brand new pa yung ano, parang brand new pa yung kanyang power supply no. Ito yung mga sira. Ito yung mga sira no. Yan. Mapapansin niyo rito parang itim na siya ano. Masunog na yung CPU niya. Yung kanyang processor na ano, IC. Tapos ito sira yung kanyang ano, IGBT. So mas maganda, nagdala na lang ako ng ano no, replacement nito no, kung sakaling hindi siya gagana. So ito ibang number, kaya ibang number to, kaya ano, hindi ko na pinalitan, hindi ko na sinalpak. So andito yung problema natin, no? Yung dalawang power supply. Itong power supply saka yung main board. Ito, mapapansin nyo yung mga kaibigan, bali, sasaksak ko na siya.
Oh, yun, nilaw na oh. Pati backlight sa mobile na rin. So, yung mga kaibigan, bali i-testing lang natin. Tatakpan ko lang muna 'to. Bali check natin yung amperahe niya pala no dito sa backlight. Oh. Wala tayong masukat lang. Kaya pala wala tayong masukat dahil naka ano pala siya no. Ohms resistant kanina. So yan yan yung amperahe niya no. Point ano, 0.2280 mA. So normal na normal lang kanyang amperahe no. So sasara ko lang muna. Ito na, gumana na yung TV ni sir. Yan mga kaibigan, ito na po yung TV ni sir no. Back to normal na uli siya no. So, pagandahan sa Sharp, matibay yung LCD screen niya. So, nasa ano na raw sa kanila to eh, 6 years yung TV. Ayan, nabihinaw po siya. Okay guys, sana nakatulong sa inyo ang video ito. At kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat. Okay guys, hanggang dito na lang po yung video natin at maraming salamat sa panonood. Approve tayo.